Hello guys, ito nga pala yung bagong update ko sa rider full suspension ko. So, pinalitan ko ulit siya ng rear shock pati ng front fork. Kasi ito yung dating rear shock, ito yung dating nakakabit na pinalitan ko. Second hand ko nabili. Kaso lang medyo matigas pa rin siya mag-play, DNM din na 150 mm. So, nandito mataba ito yung mga ngayon kasi ang papayat niya. Kaya lang medyo matigas siyang lumaro. Kaya pinalitan ko pa rin siya ng DNM na coil type. So, yan. Tapos yan, yung Bulani na inverted fork. Tapos yung axle niya, 15 mm. Tapos ito guys, yung linkage, binago ko rin. Ginawa ko siyang bearing. Pakita ko sa inyo. So dati ito guys, busing-busing lang, alam niyo yung busing, yung walang bearing yon. Kapag hinigpitan mo to ng gusto, sisikip na, hindi na lalaro ng maayos yung linkage. So parang antigas niya na. Kasi nga, ito pag hinigpitan mo ng gusto. So kapag hindi mo naman masyadong hinigpitan, lumuluwag naman katagal. So ito, pwede mo na hipitan ng gusto kasi may mga bulitas na siya sa loob. So, yun yung bearing. Pinaturno ko yan. Yan kung makikita nyo, yun yung bearing ito. Nasa loob nito. Kasama dito sa plate na to. Sa plate. So, ito rin. Yung bearing. Ayun ako, pakita ko sa inyo yung luma. Ito, hindi pa to. Ito pa yung dati niya. O, yan. Walang bearing sa tornilyo. Yan. Yan yung wala. So yan, kapag hinigpitan mo ng gusto yan, pati ito, matigas na ito mag-play. Siyempre, mahigpit na eh. Pangit na siya lumaro, matigas. Kahit anong gawing palambot mo sa shock, kapag mahihigpit itong mga to, wala pangit ang laro. So yan yung dati kong tinitor na zoom, na grabe rin katigas. Kasi dalawang spring dito. So ito, medyo okay na yung laro niyan. Ginawa ko yung kabilang, kinalas ko to. Tinanggalan ko ng spring tong kabila. Bali, ang may spring na lang dyan ito. Ito, wala nang laman. Yung mga port din naman na ano, talagang kabila lang eh. Yung kabila, rebound na lang yun. So, yan, okay na yung play. So, yun, yung sa linkage. So, ito, nagkaroon na ng bearing sa labas. Yan. Bali yung bearing, ito yung bearing na nakakabit dyan, guys. Saan na ba? Ayun. Ito. Ito yung bearing na kinabit ko dyan. Yan. Bali yan. Yan siya, guys. Nakabaon siya. Bali ang pinaturo dyan, hinukay ang bilog niya. Yan yung kapal niya. So, yung tapos, pagpaturno ko niya, hindi ko inubos na. Bali, itong bearing na to, hindi siya tagusan. Pag kinabit mo yan dyan, hindi siya lalampas sa kabila. Kasi nagtira ako. Parang kumbaga may stopper. Ayan ako, titingin. Di ba yan yung kapantay ng bearing? So, yan lang yung bearing, di ba? Yan yung kapantay niya. Pag tinignan mo dito, yan, may sobra siya. So, hindi siya inubos. May natirang konti sa likod, ayan, wala siya. So, yan, tapos pinasok dito yung tornilyo. So, pati dito, ayan, dito, yun. So, yung mga bearing, nandito naman siya. Tsaka dito. Itong bearing na to, pinasok dito. Ito dito, pinasok. So, yan. Hindi yan tatagos yung bearing sa kabila. Kasi, kumbaga, lock niya rin yun. So, yun. Ang laki nitong bearing nito ay Japan 698Z.
OZ-869. Basta yan yung bearing na kinabit ko dito sa linkage. So, yeah. Tapos ito yung DNM na shaft. 165mm. Sa Shopee ko lang din to binili. So, 165mm, pero pwede mo siyang i-adjust pa ng 150 tsaka ng mga 170 o 175 kaya pa iba. Pag 175, ito bababa mo. Pag 150mm, itong ito, isasagad mo naman dito. Kaya lang, nung sinagat ko ito ng 150mm, kumakalog na yung spring. Ito, natatanggal dito. Siguro kung pwede, ididikit mo yung spring dito sa ano na to. Sa bilog na to, sa parang plate niya yung pinapatungan. Pero pag 170mm, okay siya. Bali ito, ipapahabain mo lang. I-adjust mo lang. I-adjust mo lang. Ganun. Yun. Pag 150mm, medyo yun, siguro hindi talaga siya compatible dun. Medyo yun nga, kalog. So, yan. Tapos ito yung kanyang adjustan. Ito yung kanyang rebound, yung balik niya. So, itrabaho nito yun. So, pag kinompress niya, hindi agad bumabalik. Tapos ito yung lambot niya. Adjust ang lambot kung gusto mo matigas. So, pakita ko sa inyo yung laro niya. Rugas niya. So, yung DNM rear siya, 165mm. Yan. Pag buong bike. Itong harap kasi hindi pa gano'n na-adjust. So, yun. Itong harap. So, yun yung play niya. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung pag tumatakbo. So, ito naman yung Bulani. Maganda yung laro niya. So, inverted siya. Wala na siyang yung katulad sa mga hindi inverted na pork yung may ganun dito. Medyo boring na siya. Bulani. So, yan siya. Ito ay 200mm din yung play nito. Sandang kalko, 200mm. So, baligtad na siya. Ito guys, huwag nyo tatanggalin kasi protection to sa putik. So, pag yung putik, pag ganun yung talsig. So, yan yung axle niya, 115mm. Yung taba niya, 115. Up, top. Yung 115mm pala yung haba. Tapos yung taba niya, yung axle, 15mm. Ito, 20mm. Kinonvert ko lang siya ng 15 kasi ito pang 20mm. Binili ko lang din sa Shopee. Yun, okay na siya. Wala namang clearance. Wala siyang kalog. Okay naman siya. Tinanggal ko lang yung sticker na dito. May nakalagay ditong bolan. Pangit eh. Lalagyan ko na siya ng ibang sticker. So, yan yung Bulani Dual Crown Inverted Pork. So, dito yung adjustan niya. Lock. So, naka-open siya. So, yan. Habang iniikot mo yan sa lock, patigas yan siya ng patigas hanggang sa mag-lock na. So, yan. Open lang natin yung pinakamalambot. Tapos dito, itong kabila, wala to. Tapos dito, yung kanyang rebound. Dito, pag in-adjust mo ito, yung balik niya, yung nga, rebound. Tapos dito siya hinahanginan. Yan, air. Diyan na pagkulang sa hangin, diyan siya hanginan. So, yan siya. O, ito, map. Ito mat din to eh. Pero inisprayan ko siya ng glossy.
Pangit kasi tignan lahat. Mat na eh. So yan lang yung mga pinalta ko, pati itong upuan pinalta ko ulit. Yung preno yun pa rin. Mechanical pa rin, walang pambili pa rin. Mas gusto ko pa rin kasi yung mechanical kasi sa hydraulic. Yung mechanical kasi madaling i-adjust eh. So yun lang guys. Please subscribe me. Likes. Lagyan mo na ng orange-orange. Hindi dati yung tinidor, lagyan mo rin ng orange. Parang kidlat-kidlat lang yan. Para magtugma man. Para akala sa dyang, ayan. RST Storm. RST ito? Hindi, Bulani. Wala na yung RST mo? It's out na. Parang wala, hindi na sila gumagawa. Downhill ka ba? Pang ano, pagbibili ng ba, pagbibili ng bananak yun. Pagbibili ng bananak yun, yan again. Well, pag sabi yung magkano ang bananak yun, 12, reklamo ka, sabi yung ganda ng bike mo. Dati na, ibanda mo siya sa mga bike na 4, nakala mo, motor na, lalaki.